ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Habang papunta si Jesus sa Jerusalem, dumaan siya sa hangganan ng Samaria sa Galilea. At pagpasok niya, sa isang nayon, may 10 lalaking may ketong ang lumabas para salubungin siya. Tumayo ang mga ito sa malayo at tumawag ng malakas, "Jesus, Guro, maawa ka sa amin." At sinabi naman sa kanila ni Jesus, "Umalis kayo at humarap sa mga pari." At nangyari na, gumaling sila habang naglalakad. Isa sa kanila ang agad nagbalik nang makita niyang gumaling siya at pasigaw niyang pinuri ang Diyos. Nagpatirapas siya sa paanan ni Jesus sa pagpapasalamat sa kanya. Isa siyang Samaritano. Kaya sinabi ni Jesus, "Di ba't 10 ang gumaling? Nasaan ang 9? Wala bang bumalik para magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito?" At sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumayo ka, iniligtas ka ng iyong pananampalataya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, tumayo ka, iniligtas ka ng iyong pananampalataya. 10 ketongin ang pinagaling, pero hindi lahat ay naligtas. Higit na malalim at higit ding matayog na pangangailangan ng tao ang maligtas. Hindi sapat na matugunan ang material at pisikal nating pangangailangan. Sa kasamaang palad, para sa 9 na ketongin, sapat na ang malaman nilang gumaling sila sa kanilang karamdaman. Sa kabilang banda at sa kabutihang palad naman, nauunawaan ng isa sa kanila na Diyos ang nagpapagaling sa kanya at hindi kung sino lang na faith healer o magikero na naglipa na sa kanila noong mga panahon iyon. Kaya naman bumalik siya agad at nagpuri sa Diyos at patirapang nagpasalamat kay Jesus. Tiniyak naman sa kanya ni Jesus na hindi lang siya gumaling sa pisikal niyang karamdaman, kundi higit sa lahat, pinagkalooban siya ng espiritual na pagpapala ng kaligtasan, bunga sa pagsampalataya niya kay Kristong tagapagligtas. Ang pagbabagong buhay sa mundong ito, nahahantong sa buhay na walang hanggan sa kalangitan, ay nagsisimula sa pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Pagsasagawa. Pakinggan natin ang ilang konkretong magagawa natin ayon kay Tito na magpapatotoong mananampalataya nga tayo ni Kristo. Maging masunurin, handang gawin ang lahat ng mabuti. Huwag insultuhin ang kapwa o maging palaban, kundi maging matiisin at mabait sa lahat ng tao.